evening, Far East Exotic ulit. Ito ang last update ng ating Dubia project na Dubia Nymphs to Adult. Ayan. Kaya ako nasabing last update kasi nung nag-check ako kanina, nung magpapakain ako, may nakita na akong adult. Ayan. Adult female. Nakapagpa-adult female na tayo. From April 6, kung hindi ako nagkakamali, April 6, ako nag-start nitong project na to. Nung binilang ko sila isa-isa hanggang sa makumpleto natin ang 3,000 pieces. At ngayon, nag-cut down tayo ng 600 noong I think isang buwan after, mga May siguro, nag-cut tayo sa kanila. Ginawa natin 600 pieces lang sila dito magkakasama. At ngayon ay meron na tayong adult female. Nasaan yung adult female natin? Nagtago. Nasaan siya? Nasaan siya? Ngayon lang, nawala yung adult female natin. Mag-iisa-isa na nga, nawala pa. By the way, itong mga to, mga sub-adult na to. Ito, gaya nito. Sub-adult male to. Ayan. Pag nag-molt yan, magiging mature male na yan. Ayan. Sub-adult male. Ito siya. Nakita ko na. Si sub-adult female. Ayan. Ngayon, ito na ang bago ko colony. Na gagawin kong breeding colony. Magiging bagong colony natin yan. Iwalay pa yung pinaka-old colony natin at saka yung pinaka-main colony na pangbenta. Ayan sila. Ayan lang update natin ngayon. From adult to nymphs. Sa nagtatanong kung ilang buwan ko sila ginawa, from April hanggang ngayon, July 17 ba yan? 17, July 17. April 6 hanggang July 17, from nymphs na newly born hanggang ngayon na adult na sila, ito ang ating resulta. Tatlong buwan ang proseso ng pagpapa-adult. Ay sa panahon na tag-init kasi summer to eh, April summer dito yan sa Pilipinas, so sa panahon na tag-init yan, ganyan kabilis ang kanilang paglaki. Makakapagpa-adult ka from nymphs na maliit na nymphs talaga hanggang sa adult sa loob lang ng 3 buwan. Kaya kung halimbawa bumili ka ng 3,000 pirasong nymphs, sa 3 buwan na yon, yung 3,000 na yon, ano na yon, super strong colony na yon, kasi nga sa sobrang dami. Ayan, meron na pala tayong 2 adult. Itim na itim yung adult natin, o kakaiba yung kulay nila. Ayan, hanggang sa muli.